Mula nang tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha! Ang dami-dami mo sigurong pera, no? At bumili ka pa ng bagong TV. Para naman lumaking screen ng TV natin. Para naman parang nasa loob tayo ng sinihan. Dahil sa lagi ng screen na, pinapalood natin magandang sound. Bagong TV? Anhin ko yan! Makakain ko ba yan? May TV naman tayo ah! Pabili-bili ka pa ng bagong TV? Samantalang kung humingi ako sa'yo ng pera eh, hindi mo ako mabigyan-bigyan. Ang sabihin mo, wala akong halaga sa'yo. Mami naman. Oh, hindi ba totoo? Eh bakit ko naman kayo bibigyan eh? Pinangsusugal nyo naman ang perang binibigay ko sa inyo. Eh kung ibinigay mo na sa akin ang pera, wala ka nang pakialam kahit saan ko gastusin. Ma, hindi ko naman pinupulot yung perang binibigay ko sa inyo para lamang pangsugal ninyo. Ah, ganon? At sinusumbatan mo pa ako ngayon, ha? Hindi naman sa ganon, ma. Kaya lang, nanghihinayang ko ako eh. Dahil pinaghihirapan ko yung pera na bawat sintimang kinikita ko na binibigay sa inyo, pinaghihirapan ko. Pinapatanyo yung susugal. Bakit? Nang bata ka pa, hindi rin ba ako nagtapon ng pera para sa'yo, ha? Ang oras ko, ang pera ko, hindi ba mahalaga yon? Mama naman. Nagtapon din ako ng pera nung baby ka pa. Kaya wala kang karapatang sabihin sa akin na pinaghihirapan mo ang perang ibinibigay mo sa akin. Dahil bago ka gumastos ngayon, ay nauna na akong gumastos noon. Nagustuhan mo ba ang amoy ng bigay kong pabango sa'yo? Ang sarap ng amoy-amoyin. Eh, saan mo binili ito? May pera ka pa pala. Sabi mo, wala ka ng pera. Ngayon, pabili-bili ka pa ng pabango at mukhang imported to ha. Hindi ko yan binili. Galing yan kay Itay. Ibibigay sana niya kay Nards pero kinuha ko na para sa'yo. Ito pa, oh, mga bagong polo mo. Jack na magugustuhan mo ang mga to. Kasi, halos magkasing katawan kayo ni Nards. Oo nga. Brandon yung mga to. Patingin nga lahat. Ito pa. Isukat mo nga lahat. Poging-pogi ka dyan. Mamahalin niya ang mga to. Tama-tama. Wala akong pera. Ibebenta ko ang lahat ng ito. Max! Bakit? May reklamo ka? Humihingi ako sa'yo ng pera eh. Ayaw mong magbigay. Kaya ibebenta ko na lang ang mga ito para magkapera pa ako. Intindihin mo na lamang ang mami mo. Naboboring siya siguro, kaya siya umalis ng bahay para magsugal. Kaya nga ako bumili ng malaking screen ng TV para mag-enjoy siya sa panonood. Eh kung pumayag ka na kasi na magpakasal tayo, para makabukol na tayo. Nars, kailan lang ako nakapagtrabaho? Gusto ko munang tumulong kina Itay. Tutulungan naman natin sila. Kahit mag-asama naman tayo, sobra nga sa ating dalawang kikitain ko eh. May sariling bahay na ako. Kung saan tayo titira, kasama yung magiging tsikiting natin. Oo, alam ko yan. Pero gusto ko rin mabigyan sina Itay mula sa perang pinagpapaguran ko. Ang sarap kayong tumulong galing sa sariling perang pinagpaguran. Kahit ikaw, tumulong ka muna sa mami mo. Ikaso nga ang problema.
hindi ma-appreciate ng mama ang ginagawa ko eh. Minsan tuloy eh. Napapaisip na ako eh. Napapaisip na ano? Kung totoong anak nila ako. Sweetheart, ano ka ba? Siyempre, anak ka ng mami mo. Alam mo, naitanong ko rin yan sa sarili ko eh. Kaya minsan na, naitanong ko rin yan sa lola't lola ko. Eh, anong sabi ng lola't lolo mo? Eh, ano ba? Anak lang naman ako ng mami ko. O, yun naman pala eh. Anong pinagpuputok ng butchi mo? Yun ang antrato sa akin eh, mama eh. Parang hindi niya ko anak. Lagi na lamang siyang nagagalit sa akin. Basta para sa akin, parte ka ng pamilya ninyo. Nakikita ko, kaya kung papaano ka traduhin ng lolo at lola mo. Mahal na mahal ka nila. Tapos, nag-aalinlangan ka kung anak ka ng mami mo. Eh, samantalang, mahal na mahal ka ng mga magulang mo. Teka, ano kaya kung bilhan na lang natin ng bagong sapatos at damit ang nanay mo? Tiyak! Matutuwa yun sa'yo. Bilhan natin ang damit. Okay, sapatos. Para matuwa siya sa'yo. Bakit ngayon ka lang? Saan ka ba galing? Tapos na kamo ang project ninyo sa kabilang probinsya eh. Bakit umalis ka na naman? Wala ka na ba talagang alam gawin? Kundi mambulakbol? Aba, hindi ka na nakakatulong dito sa bahay ah. Anong gusto mo? Ako lagi ang nagsisilbi sa'yo? Ganon? Ang ipagluluto ka palagi? Eh, hindi naman ho, inay. Pumunta lang po ako sa mall para ibili kayo ng damit at sapatos. Nasaan? Mga pinamili mo para sa akin? Ito. Ito ba? Oo. Oh. Ito ang pinagmamalaki mong binili mo para sa akin? Ang pangit-pangit na mga yan? Inay, branded ho yan. Mahal po yan. Wala akong pakialam kung mahal yan o branded. Basta para sa akin, pangit yan. At kinangayan, ang dapat yan ay ito. Ma, ma naman, anong ginawa ninyo? Bagong bili yan, oh. Mahal pang pagpakabili ko dyan. Yan ang bagay sa damit na yan. Ang gawing basahan. Mama. Oh, ayan. Pulutin mo at isuot mo. Wala pa rin ang lalaking yun. Saan na naman kaya nakipag-inuman ng taong yun? Ay, wala. Wala. Doon sa beer house, pagkasalakin, ay walang beer. Uy ba ito ng matinong asawa? Ay, hindi mo ako asawa. Kabit ka lang. Umusta ka? Eh, asawa ko na. Yung asawa ko, hindi ako sinisita eh. Tapos, ikaw pang sumisita sa akin. Makasita ka, kala mo kung may karapatan ka sa akin? Ano ka ba? Eh, siyempre. Nag-aalala ako sa'yo. Teka, kumain ka na ba? Hindi pa. Pupunta ka sa kusina at pagluto mo ako. Oo. Ipapainit ko na lang itong... Mapainit? Eh, wala yung parapainit lang. Gusto ko, bagong luto.
Oh, bakit nagmumugmuka dyan? Kanina ka pa walang kiwa. Nag-inarte ka na naman ba? Ikaw kasi, kung ano-anong sinabi mo sa akin kagabi. Na ano? Nakabil lang ako. Ha? Sinabi ko ba yun? Oo. Nawala akong karapatan sa'yo dahil kabit lang ako. Ikaw naman, pagpasensya mo na itong sweatshirt mo. Lasing ako kagabi. Hindi ko alam ang mga sinasabi ko. Pasensya ka na. Pero ang totoo, hindi ko maalala na sinabi ko ang mga yan sa'yo. At anong gusto mong palabasin? Na nagsisinungaling ako? Na gumagawa lamang ako ng kwento? Oo na. Kung nasabi ko man sa'yo ang mga yun, pasensyal mo na ako. Total, hindi ko alam masinabi ko kagabi. Ang totoo nga niyan, mas mahal nga kita kaysa dun sa asawa ko. Talaga? Oo. Kung hindi nga lang sa mga anak ko, hindi ko na uuwi yun sa bahay. Talaga? Mas mahal mo ako kaysa dun sa asawa mo? Oo, maniwala ka. Ikaw lang nag-iisang babae sa buhay ko. Siya nga pala. Saan ka ba galing kagabi? Bakit ka ginabi? Eh, hindi ba't sinabi ko na sa'yo noon? Medyo malayo ang bahay ni Paring Atong. At isa pa, bihira ang sasakyan doon. Kailangan ko pang maghintay ng ilang oras bago ako makasakay. Ikaw naman kasi, tagal-tagal ko nang sinasabing kumuha tayo ng sasakyan eh. Kahit yung second hand lang sana, pero ayaw mo. Eh, hindi naman kasi malaki ang sahod mo sa construction eh. Eh, bakit? Sinabi ko bang sahod ko ang pagkukunan mo ng ibibili ng tricycle? Ha? Eh, saan tayo kukuha ng pambayad kung ganun? Kung hindi sa sahod mo? Eh, kanino pa? Di sa anak mo, si Nards. Bango-bango talaga ng sweetheart ko ah. Halika nga at mag-isang anon pa tayo. Pagkis nga. Talaga? Nangako sa'yo ang kabit mo na bibilan ka ng kotse? Oo. Kaya ikaw, ha? Huwag na huwag mo akong susugurin dun, ha? Ah, hindi. Basta ba may dala ka laging pasalubong sa amin ng mga anak mo, eh? Eh, siyempre naman. Pwede ko ba kayong kalimutan, eh, mahal ko kayo? Mahal? Kung mahal mo kami ng mga anak mo, bakit mo ako'y pinagpalit sa Sonya na yun? Hindi kita pinagpalit. Diskarte ko lang yun para mabuhay tayo ng mga anak mo at maibigay ko ang luho mo. Halika nga dito dahil sabi ko sa'yo. Ikaw talaga. Ay! Teka muna! Ang mamahal na talagang bili. Paano ko kaya pagkakasyahin itong binigay ni Narcy? Kalahati binigay ni Narcy, ibibigay ko kay Max. Kaya kakunti na lang ang natira. Bakit kasi pakunti ng pakunti ang binibigay sa akin ni Narcy ng pera? Teka. Parang si Menchi itong kasalubong ko. Siya nga. Malamang. Kaya pala, paunti ng paunti ang iniintriga sa akin ng perang pamalangki ko eh. Dahil ibinibigay niya siguro sa babae nito. Di niya ako napansin. Dahil nakatingin siya sa mga gulay na bibili niya siguro. Teka nga, babanggain ko kunwari. Ay! Nako! Ha? Teka! Namumukhaan kita! Ikaw yung kumakaringking kay Nerds, ano? Tita Sonya? Huwag mo nga akong matawag-tawag na tita! Dahil hindi kita pamangkin!
at hindi kita kaano-ano. Ha? Pwede ba? Lubayan mo na si Narge dahil hindi ikaw ang klase ng babaeng gusto kong mapapangasawa ni Narge. Ano? Bagay kayong kalang. Oh, nagkikita at nagkakausap naman tayo ah. Tulad nito, magkasama tayong kumakain. Ano? Sapat naman sa'yo ang ganito. Ang magkita at magkausap sa loob lamang ng kalahating oras. Yung hindi mo pa break time eh. Hindi magkakausap. Ang dami-dami kong gustong ikwento sa'yo, pero nalilimitahan. Dahil lagi ka na lamang nagmamadaling babalik sa trabaho mo. Nurse, pagtatalunan na naman ba natin ang bagay na yan? Tumatanda na tayo. Ito nga, kinakantsawan ako ng mga kaibigan kong minsan eh. Kailan naman ko mag-aasawa? Huwag kang mag-alala. Tumitempo na ako kay Itay eh. Siya nga pala, ano kaya kung dito mo na lamang ako hintayin at sunduin? Ha? Bakit? Oh, mas maganda, hindi ba? Kung wag mo muna akong ihatid sa bahay. Ano? Bakit nga? Palamigin muna natin ang ulo ng mami mo. Ha? Basta, gawin na natin ang sinasabi ko sa'yo. Huwag mo muna akong ihatid sa bahay para magtagal pa ang relasyon natin. Bakit ba? May problema. Ano yun? Sabihin mo sa akin. Sige. At makikinig ako. Makinig ka. At sasabihin ko sa'yo kung ano ang mga sinabi sa akin ng mami mo. Sigurado ka na dito na lamang kita susunduin at ihahatid? Oo, para hindi na tayo makita ng mami mo. Hindi ka naman makikita ng mami. Dahil andito ka man sa loob. Isa pa, laging nasa loob yun. Pwede hindi ako makita ng mami mo. Pero ang mga standby, Chuck, makikita ko. At sila ang magpaparating sa mami mo. Sige. Kung ito yung magiging paraan natin para hindi lang maputo lang pagkikita nating dalawa. Sige, bayag na ako. Sabi ko naman sa'yo eh, magpakasal na tayo para hindi na tayo nahihirapan ng ganito. Ano ka ba? Yan na naman ba ang pag-uusapan natin? Sinabi ko naman sa'yo, hindi pa. Ayaw ng mami mo sa akin. Hindi naman pwedeng tayong dalawa lang ay kakasal. Siyempre, kailangan nandoon ang mga magulang natin. Eh, problema nga, ayaw ng mama sa'yo. Iba, paano tayo makakasal? Naniniwala ako, Nars. Darating din ang araw na maliliwanagan ang mami mo at matatanggap niya ako bilang manugang na siyang malabong mangyari kung ipipilit natin sa ngayon ang sinasabi mong pagtatanan natin. Yun lang kasi ang alam kong paraan eh. Para masiguro kung ikaw nga ang babaeng makakasama ko habang buhay. Darating din tayo dyan. Basta sa ngayon, unahin mo muna natin ang mga magulang natin. At naniniwala ko, darating ang panahon na mapag-isip-isip ng mami mo na ako nga ang karapat-dapat na maging manugang niya. Magkatuluyan kaya si Nards at si Menchie? Mga giliw naming tagapakinig,
Sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Madikdang, Robert D. Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang aalaala nating di malilimutan kay sarap ng ating suyuan.